Hi guys, this is Marizel and welcome to my greening place. Finally, makakapag-repot na tayo, makakapag-propagate dun sa pinakita ko sa inyo mga trailing plants. Hindi po dumating yung soil, loam soil natin, hindi ko nalaman na na-cancel pala siya. So, buti na lang nakapagpabili tayo ng rice skin or yung ipa. So, yun ang gagamitin natin ngayon, mag-repot. So, ngayon ang ipapakita ko sa inyo is how to propagate. And then, dalawang type of propagation ang ipapakita ko sa inyo sa water at sa soil. So, I decided na yung aking micans, tsaka si Brazil, at tsaka si Neon Photos, hindi ko na lang sila gagalawin. Hindi ko sila ikakat kasi parang nagustuhan ko yung pagkahangin nila. Ayan, since lush naman din yung nasa head nila. So, hahayaan ko na lang pati si micans. So, ang ating i-repot tsaka ipopropagate ay si Silver Statin. Ayan, i-repot ko siya mula sa nursery ano niya. Nursery hanging pot. Lilipat ko siya sa isang pot na hanging pa din. Then, itong mga stem na ito, ito yung ating ipopropagate. And si Queen Marble naman, ang bala ko, i-repot siya. Tapos, lalagyan ko siya ng pole. Ayan, may nakahanda na tayong pole. So, iikot ko na lang siya doon sa pole. Pero, magkakat pa rin ako dito para ipopropagate natin. Unahin natin si Silver Satin. So, iriripat natin siya dito sa hinanda kong hanging basket na rin. Ayan. And meron din ako nakahanda dito na water para sa water propagation. And then meron din ako ditong sa soil. So, bago natin siya ikakat, ayoko muna siyang sugatan dahil baka ma-infection pag ililipat natin, magkakaroon ng mga soil. So, this is a Silver Satin. Madali lang siyang tanggalin sa ganitong pot. So, ang goal ko rin kasi nito, gusto ko sana magkaroon ng yung malalaki yung leaf. And dapat nga kinakat yung plants para ma-encourage yung tumubo ng tumubo hanggang sa yung leaves na tutubo na is malalaki na. So, isa nga lang talaga siya, pero may mga umugat na dito. Oh, ayan. So, ang gagawin natin, loosen natin yung soil niya. Hanapin natin yung main na roots. Ayan. And then, dami niya na talaga roots. So, tama lang din na iriripat na natin siya. Dahil sa ganung pot kasi, mababa lang yung soil niya. So, hindi masyadong makaikot yung soil. So, binasa ko na rin yung soil para mamaya pag itanim natin siya, hindi na tayo mag-water. Yun lang, ganyan. Lagay lang sa ilalim yung soil. Ay, yung roots. Tapos, ayan. Ayan. Lagyan natin ulit siya ng soil niya dito. Para matakpan yung... Pero bala kong gamitin na gloves, yung surgical gloves. Ayan. So, yun. At nakalimutan ko rin maglagay ng osmocot.
Pero may osmocote na rin naman na to last, ano eh, last month nalagyan ko na to osmocote eh. So, ang osmocote kasi 3 months yun bago mo siya yan. So, that's it. Na since sobrang haba niya, so, ang gagawin natin, wait, mag-wash lang ako. So, ayan. May napapansin akong legge dito. Ayan. Eto. So, dito tayo magka-cut para dun sa ating ipopropagate. Ayan. I-cut nyo siya sa ibabaw talaga ng node. Ito yung node kung saan lumalabas yung ugat. At dito sa taas nitong leaf, dito naman tutubo yung bagong leaf ulit na ano, stem para sa bagong plant. So, ayan. Ito, pag ikakat mo to, may tutubo pa talaga to eh. Pero, ang gagawin ko dito, kakat natin siya. Kasi ang dumi ng ano natin. Ayan. Mag-cut above the node. Yan. So, ito isang plant na. Okay. So, ayan. Lagay muna natin dito. Hayaan muna natin siyang mag-dry out few minutes. So, hanggalin natin to. Dito naman sa ating marble queen. Ayan, sobrang haba niya. So, I decided nga na i-pot siya ng my pole. Ayan. So, ang bala kong gawin, ikakat siya. Tapos, ipapat natin yung pinagkakata natin dito. Ito, ang mother plant. Gusto ko siya i-leave as is. Tapos, mag-cut na lang tayo. Para na rin pang ano natin na... Ayan, cut natin ulit sa ibabaw ng node. Parang nakakalungkot no, na ikakat ko yung dahon. Ba't kailangan kasi? So, ikat natin yung dahon. Sakit sa puso. Ayan. Ayan, tingnan mo yung aerial roots niya. Ang lalaki na. So, ayan. Tatanim natin siya. And then, iikot. Meron na ako dito hinanda ang pantali eh. Oops. Grabe ang bigat niya. Kaya-kaya to. And then, ganyan ko na lang. Dahil nakakatakot na ilip. Then, ito ulit. Kalian natin dito sa pampa. Ayan yung soil pala na ginamit ko. Garden soil na may mix nung ano, ipa. Para medyo mabigat yung soil. Lalo na sa ganito gagawa tayo ng pole. Para hindi masyadong magalaw. So yan yung ating soil propagation. Ayan. Then i-water ko siya ulit mamaya. Para yung ilalim mag-impact yung soil. Walang air. So, hindi na masyadong ano. So, ayan. So, ito namang ano, silver satin. Ang dumi ng ating ano, table. Ganun talaga kasi nagtatanim eh. So, ito naman sa ating silver satin. Ayan. Dalawa yung gagawin nating propagation. It's in the soil tsaka yung water. So, make sure na yung bottle mo malinis. Tapos, yung ginamit kong water dito is distilled water, hindi yung tap water. Kasi pag tap water, may mga chemical siya. So, yung mahahaba na kinat natin, ito yung ilalagay ko sa, saan ba masano? Sa water. Ayan. So, ilang linggo lang may mga roots na yan eh. So, ayan. Lagyan ko na lang din ng ano para. Okay. So, yan yung sa water. May
ginawa na rin ako sa aking ayan, neon photos, nilagay ko na rin siya sa water. So yan, tsaka si Pectus. So after mga 2 weeks niyan, may roots na yan, saka natin ulit itatanim sa soil. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kasi yung mga photos naman mabilis lang sila itanim. Kahit i-direct mo sila sa soil, ganyan, tutubo na yan. So, I'm using a pot. Ayan. Para maganda din tingnan, tsaka sobrang lush yung plant mo. Magtanim ka ng marami. So, yung ginamit kong pots pang vertical kasi bala kong ilagay siya doon sa taas pa vertical. Ito. So, ayan. Ganyan lang. Ganyan kadali mag-pot through sa soil and also sa water. And then, i-water natin tong dalawa. Mag-compact yung soil niya sa baba. Ayan. And then, ilagay na, dahil bagong tanim sila, ilagay natin sa bright in direct light. Kailangan sa bright talaga. Dahil kailangan nila ng sun. Ito ilalagay ko dito. And by the way guys, ito, umorder ako ng hanging pots na nakakoko ano siya. Yan. Coco pot siya. Kasi bala kong ilipat yung ating fern, pot ko siya, para kahit papano mas maganda yung kanyang pot na hanging, ayan. And also, ito yung tiger ko din na fern, so bala ko din siyang ilipat. So, dalawa yung bago kong coco pot na hanging, ayan. So, abangan nyo yun guys, dahil ipapakita ko din sa inyo kung how I repot them. That's it guys! Don't forget to subscribe on my channel and please give me a thumbs up. So finally, nairipat na rin natin ang ating ano, mga photos and philodendron. Tsaka yung marble queen natin na sobrang laki. So don't forget to click the notification below for you to be notified sa mga future pa nating video na gagawin. So that's it. This is Marizel. Thank you for watching. Bye!